lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sanda ihigtikan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awigitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo sa 14 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng cross-posting sa mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Mga kapatid, inasahan ng Diyos na si Yahweh ayon pa kay Propeta Hosea ang mamuhay na matuwid at sa katarungan, hindi ang pagsasamantala. Ang mga apostol ayon pa sa ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, sila ay pinapadala sa isang misyon na ipahayag ang mabuting balita, ang kagalingan sa mga nangailangan na pagalingin at ang pagsila ang pagpapalayas ng demonyo upang maghahari na ang Diyos. Sa ating panahon din, kinakailangan nating tingnan kung paano tayo maging instrumento sa misyon ng ating Panginoon para sa kaligtasan at paghahari ng Diyos sa mga puso ng lahat ng tao. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapambaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila.
Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria, mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng oven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at tawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang puon lagi, sa harap siya'y manatili. Siya ay purihin, suopin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Hanapin ang buon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Tumayo na po ang lahat. Say maghari na talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Filipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alpio at si Tadio. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintel o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Poong Hesus Nazareno. Ngayong umaga, atin pong pagnilay-nilayan ang tungkol sa misyon na siyang mensahe ng ating mga pagbasa. Ang misyon ay mula sa salitang Latin na ibig sabihin, pinadala. Tayong lahat ay tinatawag at pinadala ng ating Panginoon. Kaya nga, ang 12 alagad ay tinatawag na apostol mula sa salitang Griego, apostolis, ibig sabihin, pinadala. Ang misyon ng lahat ng mga nananalig, yung mga apostol, mga alagad ng Panginoon, ang kanyang mga disipulo, ang lahat tayo ay may misyon. At ang misyon natin ay una sa lahat ipahayag ang Diyos, ang kanyang paghahari, ang kanyang mensahe ng pag-ibig, ng katwiran o katarungan, ang pagtataguyod ng buhay at pagpapahayag ng daan ng liwanag. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Usiyas, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 12, sinasabi ni Propeta Usiyas na panahon na nahanapin ang Panginoon na kanila pong napabayaan at hindi na naalaala dahil sa kanilang pagunlad sa buhay at sila ay nalulong na sa kanilang sariling mga hangarin at ginagawa. Lalo nilang winawasak ang mga para sa Panginoon at itinayo nila ang mga altar at mga haligi o obelis ng idolatria. Kaya wawasakin din ang mga dambana nila at ang mga haligi ng kanilang idolatria upang sila'y manumbalik sa Panginoon, upang sila'y lalapit at magkaroon uli ng biyaya ng kaligtasan. Kaya sinasabi sa ating Salmo 104, sa versikulo 4, hanapin ang Panginoon lagi upang tayo'y manatili sa Kanya. Kaya ito po yung misyon na tulungan natin ang mga tao
na hanapin ang Diyos, ang kanyang katwiran, katarungan, kapayapaan, ang kanyang presensya na maghatid ng pag-ibig at pagkakaisa, ang kanyang paghahari sa lahat ng tao. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang 7, sinasabi ng ating Panginoon sa Versikulo 1 na tinipon po niya ang 12 alagad at ginawa niyang mga apostol o mga misyonero, at ang kanila pong gawain ay ang pagpalayas ng masamang espiritu, ibig sabihin demonyo, at palayasin yung lahat ng mga nadimonyo na silang namumuno at mga marahas at gumagawa ng masama. At pangalawa, ang pagpagaling ng lahat ng mga may karamdaman. At pangatlo, ang pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At sa versikulo 3 at sumusunod, 3 hanggang 4, ibinigay ang pangalan ng 12 ng mga apostol o mga misyonero, si Simon Pedro at ang kapatid niyang si Andres, Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Filipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo, si Santiago na anak ni Alpio at si Tadeo, si Simon Makabayan at si Judas Iscariote. 12, sapagkat 12 ang tribo ng Israel na nagmula sa 12 na anak ni Jacob na naging Israel. At itayo ang panibagong Israel sa pamagitan ng 12 din. Sa 12, si Judas Iscariote, siya yung nagtaksel. At pinagbilinan itong 12 na hindi sila muna pupunta sa bayan ng mga Hintel at sa mga Samaritano. Sila ay pinadala upang kanilang tipunin muli ang mga nawala na mga tupa o mga Israelita na napalayo sa Diyos. At saka na lamang sa pamagitan ni San Pablo na ipahayag ang Ebanghelyo sa iba't ibang tao o sa mga Hintel. Sa ating panahon, kinakailangan din natin ang pagpatuloy o ipagpatuloy ang misyon na sinimulan ng ating Panginoon. Sapagkat pinadala ng Panginoong Diyos ang mga propita at hindi nagkaroon ng pagbabago ang sambayanan ng Diyos. Kaya pinadala na ang kanyang anak at nag-alay ng kanyang buhay upang ang kanyang misyon na magpahayag ng mabuting balita sa paghahari ng Diyos sa ating mga puso ay maipagpatuloy magpahanggang ngayon sa lahat ng tao. Bawat isa ay misyonero. Ang mga magulang ay misyonero ng kanilang mga tahanan. Ang mga iba't ibang tao, kung anuman ang kanilang trabaho, ay misyonero sa kung saan sila nagtrabaho. Ang ating misyon ay ang pagdala sa Diyos sa lahat ng tao o pagpakilala ng Diyos sa kanila at dalhin sila na manumbalik sa Diyos. Pero dapat nating tingnan na bago pa man tayo pupunta sa mga tao o kaya sa lugar na ating dalhin ang Diyos, dapat nating alamin na roon na po ang Diyos. Hahanapin lang siya at masumpungan natin siya kung tayo magsasaksi sa buhay na mayroong kabutihan, sa buhay na nasintro sa pag-ibig, sa katotohanan, sa pagtataguyod sa buhay, sa madalit sabi, sa paggawa ng kabutihan. Kapag lahat tayo ay gumagawa ng mabuti, nagahari ang Diyos sa ating mga puso. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamaraan upang ipahayag ang mamuting balita ng kaharian, itaas po natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy nagmamalasakit sa atin at atin pong itutugon. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Iyong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa anumang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pangaraw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Ling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ating anay na anak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maiain sa pag magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, batido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin dumadalisay upang ito ay maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa iyong paglihap at ng loob ang tayo nilikham at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilaw yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang helisi siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin,
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo din paginapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ng Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Maria Gorite, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa tagubilim na galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasang langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila'y sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan siya. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang sakta mo lamang nagagawin. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lubin mong laging tumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa Eucharistia o Banal na Misa kayong narito sa loob at sa labas ng labanan ni Tim Nazareno. Kay mga naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin sa Pong Hesus Nazareno ay pakinggan. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang matulungan ang mga kapatid nating nahirapan dahil sa pandemya at kalamidad. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Tayo ay pinadala. Lahat po tayo ay pinadala na mga misyonero ng ating Panginoon. Dalhin natin si Kristo sa ating kapwa upang ating kapwa ay ating dalhin sa Kanya upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas magya mga bagay-bagay na pabasbasan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Isus, Nazareno, nihagmas na ng cross ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kailanganin ka na nagsusumama mo sa iyo. Makamtan nawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanang. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan naman yung mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway maalala ng pangako noon sa binyag na ikaw ay kaliibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.